yung pinaka-recent ko po na client, yun po yung pinaka-premium ko na client for now kasi ang offer niya sa akin is $1,000 per month. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again. It's dearly Plinky Liamzon. And today's vlog, meron na naman tayong bagong i-interviewin na isa sa students ko na nagkaroon ng clients as a Facebook media buyer. Pero, nakaka-curious lang yung kanyang kwento kasi dati siyang nag-VA or yung virtual assistant. And yung earnings niya as Facebook media buyer na part-time ay mas malaki sa kanyang earnings as a full-time VA. So ngayon, alamin natin yung kwento ni Hazel. Excited ako ngayon na malaman yung kwento mo sa likod ng mas malaki yung earnings mo as a Facebook media buyer na part-time versus dun sa full-time na VA. Pero, syempre, lahat ng kwento, meron tayong pinagsisimulan yan. Bago ka mapunta dito sa mundo ng online, ano ba yung ginagawa mo before? Actually, coach, virtual assistant po talaga ako before. That was December 2020. Noong time na yun, kakagaling ko lang sa 3 months na unemployment. And talagang kakahire ko lang as a virtual assistant. Noong nakita ko yung post nyo about Facebook ads, medyo naging interesado na ako na mag-enroll. Kaya nga lang, dahil nga doon nawala akong pera, sabi ko, baka next year na lang ako mag-enroll. So, mga November 2021, nakita ko ulit yung post nyo sa Facebook. Plus, yung mga TikTok videos nyo, nakita ko rin. Sabi ko, ito na siguro yung sign na kailangan ko na mag-enroll. So, tinake ko lang yung opportunity habang meron na akong ipon na mag-enroll na talaga sa course nyo. So, before ka mag-enroll dito sa Facebook advertising, ikaw ay virtual assistant. Yes po. Pero before virtual assistant, meron ka ba talagang ginagawa before pandemic? Actually, pagka-graduate ko, 1.5 years ako sa logistics and warehousing na industry. So, yung buhay ko noon talaga, halos 2 hours yung travel time ko papunta sa work. Then, 2 hours na naman pabalik sa bahay. 6 days a week yun. Tapos, hindi rin ganun kalakihan yung sweldo ko. After nun, parang na-convince ako ng friend ko na try mo mag-BPO kasi malaki yung kitaan dito. So, ayun, sinubukan ko yung BPO. And unfortunately, 1 month pa lang after nung training, bigla naman ako nagka-dengue. Ayun, so, di kasi pwede mag-absent dun for more than 3 days. Kaya, ayun, naligwak ako sa work. And na-unemployed ako. And dun ko rin na-discover yung pagiging VA. So, from nung December 2020, nag-work ka na as a VA online. Yes. Paano mo naman na-discover yung VA? Naghahanap din kasi ako ng mga online opportunities kahit wala talaga akong laptop nung time na yun. Parang gusto pa lang mag-take risk na mag-online na lang. Kasi nga, yung experience ko dati, 2 hours na travel, grabe. Timing din. Habang nagsascroll ako ng Facebook, may nakita ko hiring for virtual assistant. And ang nakaganda pa dun is Cagayan de Oro City-based siya na agency. Ayun, nag-take risk na lang ako kahit wala akong alam sa pag-VA na mag-apply and luckily, na-hire ako. Kumusta naman yung pag-work mo as VA? Grabbing adjustment. Siyempre, sanay ako na day shift. Tapos nung naging VA ako, bigla akong pina-night shift. Noong una, sobrang hirap talaga matulog and sobrang pangit ng body clock ko noong time na yun. And hanggang ngayon nga na after 1.5 years, parang di pa ako nakaka-adjust dun sa night shift na yun. Talagang sobrang kulang ng tulog ko. Kailangan ko rin minsan mag-take ng call and do some admin task. And for 8 hours na yun, may mga times na sobrang busy po talaga. Nagka-pandemic, ang daming nawala ng trabaho. Yung perception nila, akala nila, yung online freelancing ay it's all about a VA. So, yung VA or yung virtual assistant, isa lang siyang klase ng trabaho. Madaming klase ng trabaho sa online. Yung pagiging virtual assistant and yung pagiging Facebook media buyer. At napakarami pang, diba? Ngayon, Hazel, gusto kong malaman, bakit naman from VA, diba, okay na yun, I think mas malaki yung earnings mo sa pagiging VA mo versus dun sa corporate mo. Tama ba ako? Mas malaki po ng konti. Pero at least, yes. Diba, hindi ka na nagta-travel, nasa bahay ka, ganyan. Pero bakit naman from VA, nag-shift ka naman into Facebook media buyer? Actually, coach, medyo budol din yung mga posts nyo sa Facebook na malalaki yung earnings sa mga enrollees nyo and then magaganda yung mga testimonials. So, dun ako nainganyo na mag-enroll. Pero Hazel, curious lang ako. Single ka pa ngayon? May partner? May partner po. Pero ano, LDR kami. Sabi mo kanina, medyo budol yung mga post ko sa TikTok, sa Facebook na malaki yung earnings nila as a Facebook media buyer. Pero nung nag-enroll ka na nung December 2021, kumusta naman yung experience mo? Grabe coach, yung pag-login ko pa lang dun sa website, nalula ako kasi sobrang dami pa lang videos. Ang inaasahan ko, baka kaya lang siya tapusin in 1 week. Pero nung pagtingin ko, halos 100 plus siguro yung videos sa sobrang dami. Uh-oh. So ayun, medyo
na-overwhelm ako. Pero ang sabi ko sa sarili ko, bibigyan ko lang ng 1 month yung sarili ko para tapusin yung course. And hindi po naging madali rin yung pag-aaral kasi sobrang daming mga technicalities. And yung navigation dun sa ads manager is medyo complicated for me as a beginner. And kumusta naman? Nag-a-attend ka ba dun sa coaching sessions natin? Kumusta naman yung Facebook group? Kumusta naman yung support? Actually, never po ako naka-attend sa coaching session kasi nga, may night shift pa ako nun. Tulog ako nung every time na may coaching sessions. Minsan nanonood na lang ako ng mga replays. Regarding naman po sa Facebook group, sobrang ganda po ng community kasi kada post mo talagang pag may tanong ka, meron namang sumasagot and willing to help. Sabi mo kasi binigyan mo ng 1 month yung sarili mo para matapos yung course, para aralin yung Facebook ads. Nangyari ba yon? Yes, coach, talagang natupad. Binibigyan ko ng mga 2 to 4 hours a day yung course para lang matapos consistent yon, Hazel? Ay, hindi naman po. May mga times din na nagsiskip ako pero pag nagsiskip ako, talagang binabawi ko siya sa susunod na araw. May mga times ba na, yun nga, tinatamad ka or pagod na talaga, hindi na talaga kaya na mag-aral? Meron din po, coach, na talagang parang ayoko na mag-aral. Ang motivation ko na lang is kung hindi ko matatapos yung course, sayang yung binayad ko. Yes, of course. Medyo mahal-mahal din siya. Dapat mabawi ko siya. Do you have any idea ba about online freelancing or Facebook ads before ka nag-enroll dito sa paid course? Sa online freelancing po, meron na akong idea kasi virtual assistant na ako. Pero sa Facebook advertising, tsaka lang ako nagka-idea nun nung lumabas yung post yun dun sa Facebook ko. Pero prior dun sa pag-enroll mo sa course, wala ka pang idea about the Facebook ads? Okay. Wala po. Pero tumingin-tingin din ako sa mga videos no and dun ako nagkaroon ng konting idea about dun. Paano mo nakita or nahanap yung mga clients mo ngayon? And ilan ba yung clients na hinahandle mo ngayon, Hazel? 3 po yung clients ko ngayon. And sa totoo lang, hindi madali makakuha ng client. Lalo na kung yes, newbie ka pa lang. So, paano ko nakuha yung first na client ko? Sobrang dami kong mga applications nun. And marami kong ignored na applications. Sa dinami-dami yung application ko, isa lang ata dun yung nakaabot talaga ako sa interview before ako nakaland dun sa mismong client ko. One time, habang hindi ako naghahanap ng client, bigla na lang may lumabas dun sa Facebook ko, sa isang VA group na sinalihan ko, na naghahanap siya ng marunong sa Facebook ads. Agad-agad, nagsend ako ng email sa kanya. Sabi ko, willing ako mag-apply as a Facebook media buyer sa'yo. Agad-agad naman, nag-reply din siya sa akin within 1 hour yun. In-invite niya ako for interview pagkagabi. Hindi naging maganda yung interview namin. Sobrang smooth lang. Kahit newbie ako, talagang confident ako sa pagsagot ko sa kanya. So, yun siguro yung reason bakit nagustuhan niya ako. And then, tinanong niya magkano yung asking rate ko. Sabi ko, $7. Actually, di pa ako confident sa $7 na yun. Bigla niya sinabi na $15 per hour daw yung starting rate niya. Nung sabi ko sa kanya, hindi naman yun usually yung rate kapag Pinoy. Parang nasingit ko lang. Sabi niya sa akin, fair daw siya for everyone. Regardless kung saan daw nakatira sa world, talagang $15 per hour yung starting rate niya. So sabi ko, sobrang swerte ko dito sa client na to. Within 1 hour after sa interview namin, sinendan na niya ako ng contract and nag-start na ako dun sa kanya. Yun yung first client mo? Yun po yung first client ko. 10 hours per week lang siya. Okay, part-time. Part-time lang po. And then flexible hours din po. So, ito yung client na part-time siya, pero mas malaki yung earnings mo doon sa full-time VA. Opo, talaga po. Tapos, 10 hours per week lang, grabe. Compared sa 40 hours na full-time. Paano nag-sync in sa'yo na, ba't ganun? Part-time na Facebook media buyer na 10 hours, mas malaki pa yung earnings doon sa 40 hours ko na as VA. Talaga pong na-shock ako nung pagkarinig ko ng $15 per hour. Kasi parang more than 1 day ko na yung sweldo na yun sa corporate. And talagang tumatalon talaga ako nung nalaman ko $15 per hour pagkatapos ng interview. Sobrang saya ko nun. And yung iba mo pang client, saan mo sila nahanap? Yung pangalawa ko pong client, actually hindi ko alam kung saan siya galing. Bigla na lang nag-email sa akin na thank you daw for my interest in applying. Then, in-invite na niya ako for interview. So, sa malamang, onlinejobs.ph or LinkedIn siguro. Naging maganda rin yung interview ko sa kanya. Ang question siya is more on yung mga Facebook metrics, which is talaga nasa course. Eh, nasagot ko talaga ng maayos dahil nga talagang kinabisado ko yung metrics na yun. Metrics na part dun sa course niyo. Within 1 week talagang, inopera na niya ako ng job, which is part-time din. And ang rate ko dun is $8
pesos per hour. And yung isa mo pang client, saan mo naman siya nakita? Yung pinaka-recent ko po na client is from onlinejobs.ph. Yun po yung pinaka-premium ko na client for now kasi ang offer niya sa akin is $1,000 per month. Actually, ako pala nakipag-negotiate na gusto ko ganung rate. Mm-hmm. Ang nakaganda pa nun, flexible time din siya and walang time tracker. Mm-hmm. So parang nice. Part-time lang din. Para siyang part-time pero yung pay full-time. Mm-mm, ganun po. Ito bang tatlo mong clients na dalawang part-time, isang full-time, lahat sila flexible? Yes po, flexible po lahat. So, konti ding disclaimer. Pag sinabi natin na flexible working hours, hindi ito yung parang tipo na kung kailan mo lang gusto magtrabaho, eh, dun ka lang magtatrabaho. Eh, meron kang mga schedule, meron kang mga deadlines na kailangan mong ma-accomplish. So, hindi porket na, flexible naman to, mamayang gabi na lang magtatrabaho. Eh, paano kung yung mga campaigns mo, di ba, kailangan naka-launch na siya ng ganitong oras? So, sa Facebook advertising, meron kaming tinatawag na mga schedule ng mga campaigns or ng mga ads na ilo-launch. So, kailangan, before nung schedule na yon, na-set up mo na siya and na-launch mo na. Kasi baka kala nila, pwede ka talaga magtrabaho anytime eh. May mga deadlines din. Ngayon, sa tatlo mong clients, ano ba yung mga tasks na ginagawa mo sa? Okay, so nagmamanage po ako ng mga campaigns sa Facebook ads. And then, minamonitor ko yung mga current results. And then, nagsa-strategize din ako kung paano magiging mas effective yung mga ads namin. And also, chine-check palagi yung budget kung hindi ba sumosobra or lumalagpas dun sa expected na budget namin per month. And also, tinatrack ko rin kung magkano yung mga kinikita namin sa store, kung magkano na yung mga nagagastos namin. So, overall, Hazel, gusto ko lang malaman, no? Kung dalawang part-time at isang full-time, sa isang araw, gaano katagal ka nagtatrabaho? Yung sa mga part-time ko po, siguro mga 6 to 8 hours dun sa tatlong client na yun. Katumbas na siya nung isa kong full-time job. Pero yung client mo ba as a VA ay nag-work ka pa din ngayon sa kanya? Hindi na po. Actually, kare-resign ko lang last month kasi parang mahirap na silang pagsabayin lahat. Halos konti na lang itulog ko kasi nga may full-time na fix tapos may mga part-time pa sa umaga. So ayun, nag-decide na lang ako na sa Facebook ads na talaga ako magpo-focus. Sa experience mo, ano yung mga challenges mo from the very beginning na inaaral mo yung Facebook ads hanggang ngayon na meron ka ng client? Yung matutunan ko siguro yung pinaka-challenge was nung nagke-create ako ng lead generation campaign na assignment. Kasi yung ads na ginawa ko, natag siya ni Facebook as human trafficking. So, na-disable yung Facebook ko, pati na rin yung Instagram ko. 30 days akong hindi nakapag-run ng ads. Pati yung Instagram ko, never ko na na-retrieve after nun. Buti na lang, tsaka ako nagka-client after kung ma-retrieve yung Facebook account ko and nawala na rin yung restriction. Kumusta naman yung experience mo na na-disable yung account mo? Kasi usually, pag na-disable yung account, eh, napanghihinaan ng loob na, paano pa ako magkakaroon ng client ito, eh, na-disable yung account ko, di ba? Yun po, sobrang nahina talaga yung loob ko sa point na bumili ko ng mga Facebook accounts. Ang nakakaloka pa doon, yung mga binili kong Facebook accounts, hindi ma-login kasi kailangan pa ng phone number pang verification. So parang wala lang din yung silbi. Nabudol ka din doon sa mga binili mong Facebook account. Disclaimer ha sa viewers natin ha, huwag yung gagawin yung ginawa ni Hazel na bumibili ng Facebook account. Yung iba kasi parang ilang days na parang sobrang malungkot dahil sa na-disable yung account. Paano mo na-overcome yun? Kailangan natin i-accept yung reality na talagang na-disable yung Facebook natin. And from doon, learn from your mistakes. Basahin mo ulit yung mga policies ni Facebook. Pag-aralan mo kung ano yung mga bawal, kung ano yung mga pwedeng ads. And talagang inantay ko na lang na ma-reactivate ulit yung Facebook ko para maka-advertise ako ulit. Tapos sabi mo 30 days yun eh, di ba? Anong ginawa po mo nung 30 days na yun na hindi ka makapag-Facebook? Naghanap po ako ng ibang VA job. Na-hire din naman po ako doon. Alam naman natin sa freelancing world na there's no such thing as stable job, di ba? Or stable client. May mga na-experience mo ba na may mga clients na iniwan ka? So far, wala pa po. Actually, happy sila sa mga performance ko. Lagi nila akong ina-appreciate. Sinasabi nila na, you're really doing great. So, nice. So far, wala pa akong client na natatanggal. Kung sino yung mga clients before, sila pa rin hanggang ngayon. Na-experience mo na ba yung parang na-ghost ka ng client or hindi ka binayaran ng client? Ay, hindi pa po. Talagang wow, matitinong swerte yung mga mo, clients ha? Ngayon. So, unfortunately, may mga ganong instances, ganong mga nangyayari sa mundo ng online. Pero ganun talaga eh. After almost 1 year pa lang, no, Hazel? Kasi December 2021 ka nag-enroll.
Tapos nagkaroon ka ng client? Kailan ka nagkaroon ng February client? So half a year. Kumusta naman yung buhay mo ngayon as Facebook media buyer? Sobrang impactful po ng Facebook ads, lalo na financially para sa akin. Mas marami akong naipon ngayon compared before. And ngayon din ako masyado kipit sa pera unlike before then. Actually, coach, dahil sa Facebook advertising, nakatulong yung mga income ko from Facebook ads para makabili ng lot. And also, dahil din sa Facebook ads, nakabili ako ng trip papuntang Singapore, pero on October pa. And dahil dito, nakabili ko ng concert ticket ni Justin Bieber. Nakatulong na rin pa sa family ko. Like, pag umaalis kami, okay na sa akin na ako yung nanilibre. And also sa mga gastusin dito sa bahay, nakatulong na rin po ako. Meron ka ng ambag, kumbaga. Dati ikaw ay border lang. Ngayon, meron ka ng ambag sa mga bills sa bahay. Dati, isa din tayong aspiring na online freelancer dahil nagre-research din tayo, nag-google din tayo, nag-youtube din tayo, nanonood din tayo ng mga TikTok na paano nga ba talaga maging freelancer? At ang dami naman talagang available resources ngayon about online freelancing. Ikaw, ano yung mga masishare mong tips sa kanila? First of all, huwag muna kayong aalis sa corporate job nyo para mag-freelancing kasi hindi rin talaga ganun kadaling kumuha ng client. Make sure muna na meron kayong stable income bago nyo pasukin itong mundong to. And then also, talagang dapat alam nyo na kung ano yung i-offer yung skills dun sa client bago kayo mag-freelancing. Kasi sa freelancing, hindi talaga uso yung training. Kumbaga, kung mag-a-apply ka sa client, dapat built-in na sa'yo yung mga skills na meron ka and handa mo na siyang i-serve dun sa client mo. And then, wag rin kayong matatakot mag-take risk kung gusto niyo subukan yung freelancing. Once na magka-client kayo, talagang solid talaga. Kung hindi scam yung client nyo, talagang worth it talaga siya. Message for the mentor. Sobrang thankful ko po sa inyo, coach, dahil na-discover ko yung Facebook advertising. Kung hindi dahil sa inyo, wala yung mga na-achieve ko sa life ngayon, especially sa career ko. And alam ko po, coach, na mas marami pa kayong matutulungan ng dahil sa mga ginagawa nyo. Patuloy lang po kayong mag-TikTok, patuloy lang po kayong mag-boodle sa Facebook. So again, guys, si Hazel from Batch 39 and ngayon ay 6 months na siyang nag-work as a Facebook media buyer. Again, follow me on my other social media accounts on TikTok and Instagram at Dearly Plinky Liamzon on Facebook, Dearly Plinky.